morning, guys. Saglit, i-off ko lang tong pinapanood ko. Pinanood ako ng vlog ni Andy. Yan. Yung Happy Islanders, pinapanood ko din kasi yun. So, yan. It's 11 o'clock in the morning and ang pasok ko is 12. So, I'm getting ready. Getting ready and ano na ba? Actually, sahod namin kahapon pero hindi pa kami pinasaw ng amo ko eh. Sabi niya, i-deliver daw yun. Yung check namin, i-deliver. Ewan ko lang mamaya pagdating ko sa shop kung nandun na yung sahod namin. Kasi nga, ang pasahod ng amo ko, check eh. So, usually, Thursday kami pinapasahod niya. Pero Friday na ngayon. Kahapon, inaabangan ko nga, baka bago ko umalis, umuwi ba, makuha na namin yung check eh. Kaso wala, nakauwi na lang ako lahat-lahat. Wala pang check and dumadating. So today is sahod and next week is bayaran ng bahay. So tatry kung makakapag-video ako, pero kung hindi, kahit hindi na, mag-withdraw ko ng cash dun sa bangko. Is Kasha Bank kasi yung bangko ko. And withdraw tayo ng pang bayad sa bahay kasi cash ako nagbabayad ng bahay dito. And then dahil nga midship ako, wala akong sasabayan pa uwi. Tatry ko na rin mamili doon sa Walmart. Kung ano yung... Kakagrocery ko lang nung nakaraan eh. Grocery ko lang nung nakaraan. So, konti lang. Ano yung... gusto ko kasi bumili nung lagayan ng plato. Sunny day today. Sunny day. Yan. Kung napanood... Ay... Napanood niyo yung vlog ko sa payong naiinis. Hindi naman sa naiinis. Unexpected naman na ganun kasi kamahal yung payong na yun. Kung alam ko lang, sana dalawang payong na yung binili ko, no? Nasira kasi yung payong ko. Malakas yung ulan. Eh, mahangin. Nasira yun sa hangin. Siyempre, no choice naman ako. Tsaka napapakinabangan ko naman yung payong. Kailangan ako talaga siyang bumili ng bago. Kaso nagulantang ako sa payong. $19 without tax. With tax, $21, $22 And then, so ngayon, maglalakad ako papasok. And then, sana nandun na yung check natin, yung sahod ko. Kailangan ko yun. Walang wala na ako. And then, afternoon, uwian ko is 8. Punta akong bangko, mag-withdraw akong pambayad ng bahay, plus mag-grocery para isang taxi na lang. Yan ang gagawin natin today. And pakita ko sa inyo later. Yan, kakalagay ko lang ng sunscreen sa mukha kasi kailangan natin yan. After ko mag-sunscreen, saglit lang. Nahuhulog na yung aking buhok. Yan, after ko mag-sunscreen, lip gloss naman kasi nga, magda-dry. Wala naman. Magda-dry siya sa init. Kaya kailangan, tagal-tagal ko ng ano. Yan. Yan, and then after yan, minsan kasi nakaka, di ba nga, kasi hindi ako nag-uniform agad. Pag naglalakad, kasi tagaktak siya ng pawis. Minsan naman, ang nangyayari, nakakalimutan ko i-bag yung uniform ko. Isang beses nangyari sa akin yan. Buti ka mo, wala yung amo ko. So, i-bag na natin to. Pati yung baon ko pala. Tapos, ito yung payong na mahal. Plano kong isole. Kaso, plano ko yung malaki na yung kukunin ko para hindi madaling masira. Kaso, ito kasi convenience. Anytime na umulan, anytime na tirik ang araw, hugutin ko lang sa bag ko. Kaya sabi ng asawa ko, huwag mo na isole. Okay na to po. Kahit mahal. Ibago na yung aking baon. Baon akong egg and saging. Sana naman dito mapisa sa bag ko. Kasi midship ako ngayon. Pag midship ako, gusto ko talaga may baon ako. Parang kailangan ko itong i-ano.
magkakalat siguro to sa bag. Sabi yung tubig ko. Magdadala din ako ng tubig. Magdadala ako ng tubig kasi pagkain nauhaw ako sa daan. Tapos pagka ganyan, shades. Kailangan natin ng shades. Nilalabas ko na agad yung shades ko. Ito. Tapos magjajakat akong itim. Para yung araw, hindi ganun ka diretso sa balat. Kasi masakit nga sa balat yung init. So, yan. So, mag-ready na ako and maglalakad na tayo palabas ng Southwood. And bago pa lumabas ng Southwood, tinatago ko na yung telepono ko. So, minsan may tumatawag sa akin kahit anong tawag. Hindi ko yan masasagot kasi naka-silent yung phone ko plus nakatago na yan. Hindi ko na yan hawak-hawak. Kasi dito sa Southwood, safe ako maglakad kahit magtelepono ka. Alam mo yun? Eh, pag nakalabas ka na, delikado na. Siyempre, highway plus kung sino-sino pong makakasalubong mo dyan na alam mo na naka-high or ganyan. Hindi mo masabi, kaya mas mabuti nang safe tayo. So, yan na lang guys. Yan guys, nandito na tayo sa labas and medyo malapit na ako sa kanto ng Southwood. Yan, so I'm just hoping na pagdating ko sa shop, nandun na yung check is pat nang ma-deposit ko na aray ko. Nang ma-deposit ko na sa account ko. Yan, plus mag-grocery tayo para isang taksihan na lang. Ibibili lang ako ng konti. Kasi ang target ko lang talaga mabili yung lagayan ng plato, pagkahugas ba para mag-drain. So, and then, pag hindi ako nahiya, mag-video ako dun sa Skasha. Pero pag nahiya ako, kahit wag na. Mag-video lang tayo ng pangbayad sa bahay. So, yan. Bag ko na yung cellphone ko. Saka talaga sa araw. Ang sakit ng init ng araw nila. Summer is real. Pero dito, pagdating ng 8 o'clock, sobrang dilim na. Nung mga nakaraang buwan, July, 9:30, nagdidilim. Ngayong August, 8 o'clock, madilim na siya. So, napipilitan na ako mag-taxi. Taxi, pagka-uwi. Yan, sige. Bag ko na yung aking phone. Maya na lang, guys. Yan, guys. Kakukuha ko lang yun sa account ko. Yan na. Tumataginting na 800. So, mamaya na lang. Na-deposit ko na siya sa aking cellphone. And mamaya mag-withdraw tayo dun sa Skasha. So, later na lang, guys. Yan, guys. Tingnan yung sunset. Ay, hindi pa ako naka-out. Oh, sunset. Mula dito sa likod ng shop namin. Hindi pa ako naka-out. Pumipetix lang ako. So, hindi ko alam kung kita dito. Pero, punta tayo dyan mamaya. Dyan banding Skasha Bank. So, magwi-withdraw ako. Baka hindi ko na siya i-video kasi nakakatakot na baka kaka-video ko. Hindi ko na malayan. May nagmamatsyag pala sa akin sa labas. Baka abangan pa ako. So, dun tayo pupunta mamaya. And, tatawid lang ako dyan. Tapos, lalakad ako. Kasi magkakatabi lang yung mga yan. You know, kung makita nyo may McDonald's dun. Yun, natatakpan. McDonald's yan. And then, next nyan is Skasha Bank. McDonald's Cornerstone tawag dyan. And then, next is Skasha Bank. Tapos, next is Walmart. So, yan. Magkakatabi lang yan. Pero yan, hindi pa ako nakapunta dyan. Hindi pa ako nakakapunta. So, nagagandaan lang ako sa sunset. Ganda! Oh my God! So, mamaya na lang, guys. Dito na naman tayo. Bibili lang ako nung... Ay. May check lang ako dito. Dito ko binili ko yung payong eh. Doon banda. So, may check lang tayo. Huwag ko na video. Naiya ako. Hindi ko na bibidyo. Yan guys. Naambun na. Kailangan na nating bilisan. Punta na ako doon sa Walmart. Yan, sa Walmart. Madilim! Mamaya na lang, guys. Yan, guys. Nandito na tayo. Kuha
basket. Let's go. Lagayan lang ng ano, lagayan lang nung plato tsaka gulay siguro. Pero marami pa akong hindi ko pa nababawasan yung binili ko dun nung karaan eh. Hindi ata na i-record yun. Nakakuha na ako ng basket ko eh, nandito na tayo sa Walmart. Nilagayan lang ng plato tsaka gulay siguro, konting gulay tsaka kamatis. Ano ito, microwave? Mahal ng microwave nila oh. 150, 160, 100. Nandito yung initan ng tubig eh. Two months. Paano kaya ikabit to? Ay, ganun. Gusto ko yung ganito, oh. Mahal din pala siya. 32. Yung filter water, parang hindi na ako bibili ng nung mineral na tubig sa ano, sa supermarket. Hanapin ko yung lagay ng ano. Dito ko yung nakita, eh. Hahanapin lang natin. Ang dami na namang mga homeless sa labas na nag-aabang. Yung nakita ko, apat, isang grupo. Mahal din pala nung kutsilyo, oh. 18. Ayun, Kate, hindi nyo pala kita. Nasa 19, wala pang tax yan. Just me, yung mahal. Pag mga ganyan, yan, sa Dollarama na lang. Parehas lang ata eh. Yan. Hanapin ko na yung ano. Ikot-ikot lang ako. And then, nakapag-withdraw na ako. Hindi ko na nabidyohan kasi nga may mga homeless dun sa labas. Natatakot din ako. So, mamaya na lang guys. Ayan. Anay ko. Ito yung nakita ko nung nakaraan eh. Mas mahal yung itim. Bakit kaya? Mas maganda naman yung white. Yung kahit kaya itong malaki, baka 13 to, no? Ito na lang, dalawa lang naman kami ng ka-roommate ko. Para maalikabok. Or black. Kasi parang ang tumitig na nung black. Ito na lang, yung white. Yan, no? Nilagayan ako ng ano. Hindi ko naman kailangan ng malaki kasi dalawa lang naman kami. Okay na yan. Tapos may bibilin pa pala ako. So hindi na ako mag-video guys para mabilis ako makauwi. Bye! $9 lang. It was $13. So naging 9. So sulit na to. Let's go na. Uwi na tayo. Hindi na ako mag-video. Sabay na lang kung anong pinamili ko, videoan ko, tapos yung pera na na-withdraw ko, pakita ko sa inyo, guys. Yeah, punta na ako dun. May pichelo sa mga nag-iinom. Labasan na yung jacket ng Walmart, oh. $35 isa. Uubra kaya to? Hindi, manipis sa loob. Yung nakita ko dito, $50. Iwan ko lang, ito $45. George. Tingin-tingin lang ako. Real lost again. Just run away with my darling.
Yan guys, ito yung pinamili ko. Ito yung lagayan ng plato. Almost $10 lang yan. Tapos ito yung pinamili ko sa Walmart. Kunin ko yung ito yung binili ko sa Shoppers. Maganda to eh. May kasama na ito. Ay. Babuksan ko. Saglit nga. Yan, naka-uniform pa ako. And yung jacket na suot ko kanina, hindi na ako nakapag-video yung sa taxi kasi hinahanap ko yung card ko. Piling ko nahulog. Diyos ko, buti na lang hindi. Second time na to na munti ka na mawala yung credit card ko. So, ito yung binili ko dun sa Shoppers. May ano kasi ito maganda. Ayan. Ito yung pang shape. Hindi siya blade. Plastic lang to. Pero effective to. Kasi ito yung ginagamit ko sa kwi. Hinahanap ko to talaga eh. At least may nakita ako. Yan. Ito yung binili ko sa Shoppers. And ito yung binili ko sa Walmart. Yan. Ganda. Ang ganda niya. Hugasan ko lang muna siya bago ko gamitin or ilagay dyan. Plus, ito yung pinamili ko sa Walmart. 30 plus. Bumili ako ng tissue. Ito, celery. Anuin ko na to? Magkano to? Ang mahal. Sa $5 siya. $5. Ano yung mag healthy? $5 siya. Kakainin ko na ito ngayon. $5. Tapos, ito. Mga kaya naman. Activia. Ito na sa $6. Yan. Yogurt. So, dalawang flavor siya. Isang blueberry, isang vanilla. First time kong ito try yung Activia dito sa Canada. Kasi yung Activia sa Kuwait, yung mixed berry din yung tinitikman tsaka strawberry. Yung... ito pala. Bajisil? Basta ito, feminine wash. Dati ginagamit ko. Nung dumating ako dito yung PH Care. Pero nung nandito na ako, ito na yung ginagamit ko. Mahal pala nito. Nasa $7 na din. Tapos yung tomato. Ito. Kasi may mga isda pa ako dyan. Sasabawan ko. Pang sigang. Tapos, eto, prutas. Kaso, hilaw pa siya. Kiwi lang to. Natakam lang ako. Kasi yung mangga, hindi na ako bumili yung mangga. Kasi, ano, malambot. Malambot yung mangga. So, hindi na ako bumili. So, hindi display ko lang to dito. So, kita pa yung aking bag. Tupikin ko lang to. Uso dito yung ano, may green bag ka. Green bag yung tawag sa Pilipinas, diba? Ito yung mga ganyan. Hindi uso yung plastic dito. Yung plastic, meron ka man makita. Ganyan lang, pinaglagyan lang ng mga gulay-gulay. Kakainin ko ngayon is ito. Asa na yun? Hi! So, ang kakainin ko today, ito. Malambot na siya. Nilagay ko siya sa bigasan kasi sabi ng asawa ko, ilagay ko daw sa bigasan. So, ito yung i-dinner natin. Ito, plus saging. Tapos, maghiwa ako nito. Ito. Masarap din ito. Mga gulay-gulay. Or, gulay or prutas yung kakainin natin sa gabi.
hanggat maaari kasi paggabi hindi ako nakain ng kanin. So yan lang yung pinamili ko sa Walmart and nagtaxi na rin ako kasi magta-taxi naman talaga ako. To magta-taxi. Eh, pakita ko nga pala sa inyo yung ano, yung na-withdraw ko pambayad ng bahay. Sandit lang. Hilis ko lang itong kalat ko. Pakita ko na ba sa inyo? Sige na nga, pakita ko muna sa inyo. Tingnan nyo naman yung mga gamit ko. Akin yan. Tapos nakilagay na ako sa ka-roommate ko. So kaya naisip ako na talagang bumili nito. Hugasan ko muna and i-set up ko na dyan. Nilipat ko na, di mas magandang tingnan, di ba? Di na ako mukhang kawawa. Char. Doon ko na lang siguro ilagay doon sa space na yun para hindi masikip dito sa lababo. So, yan yung lababo namin. Yan. So, ilipat ko lang doon. Yan guys, so nakuwi na ako ng bahay pero naka-uniform pa din ako kasi kararating-rating ko lang, inayos ko lang yung pinamili ko plus hinugasan ko yung lagayan nung mga plato. Excited lang ako. So, pakita ko sa inyo yung winidlo ko. Yan, ang ating kaperahan. Char. Pakita ko. So, ito na yung winidlo ko. Yan. So, bilangin natin yung itatabi ko na pala yung pambayad sa bahay. 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 300, 20, 40, and 50. So, 350 yan yung pambayad natin ng bahay sa katapusan. Plus, may natira pa akong 30. Nag-iiwan talaga ako ng cash kasi minsan yung mga taxi driver na nasasakyan ko, hindi sila na-accept ng card. Kaya ganyan. Iiwan ako ng cash pang taxi ko kasi hindi naman talaga pwedeng hindi ka mag-taxi. Talagang darating sa punto na wala akong masabayan, so kailangan ko mag-taxi. So yun na. Okay. 350 dati, 400 yung rent ako dito, binabaan ako ng may-ari ng bahay. Perfect kaya nila. Ayan na ang aking pambayad ng bahay. Pambayad ng ating renta. Tumataginting. Ang pinakamataas na bill note nila is 100. Kaso, ewan ko, tuwing mag-withdraw ako, 20-20 yung binibigay sa akin sa ATM. ATM machine. Ayan. So, ito na yung pambayad natin ng bahay. Pambayad ko ng rent ako. And may natira akong $30. $30. Pang ano ko yun? Pan-taxi-taxi ko. Plus, ano ba nangyari? Hindi na ako nakapag-video nung nag-withdraw ako kasi natatakot ako kasi nga may nakasulubong ako, marami-raming homeless sa daan. Kaya hindi ko na minabuting mag-video habang nag-withdraw. And then, yun, dumaretso ako sa Shoppers. May binili lang ako. Yun nga yung pang-wax. Plus, pumunta na akong Walmart kasi inisip ko talaga pag nagta-taxi ako. Alam ko magta-taxi ako, sinasabayan ko ng grocery para isangahan na lang. Kasi pag di upo, hindi naman talaga ako nalalabas. Ayokong lumalabas. Pinapahinga ko yung paa ko kasi yung paa ko, kung makikita nyo, makita ka. Kita yung kalat, puro chocolate yan. Puro chocolate. Tapos yun yung tubig. Ito yung tubig ko. Pote ng tubig ko, ubos na. Plus yung payong kong sira. Ay!
Tingnan niyo naman yung baa ko. Kung makikita niyo lang yung baa ko. Puro kalye na. Kita. Nakakayaman. Pero yan yung katotohanan. Ang sakit kaya. Sa sobrang kapal nena, masakit na siya. Kinukot-kot ko kaya yan. Yung kaliwa din masakit eh. Gusto niya din mamakita. Kaso baon na. Baka ano sabihin ng ibang nanonood. So, yan muna guys yung vlog natin for today. No, yun lang muna. So, na-share ko lang. Yun lang. Wala naman masyadong ganap. So, ganyan lang yung buhay-buhay ko dito sa Canada. Mag-isa pa. And at least, na-share ko yung nangyayari sa akin dito. Kasi yung family ko dito din nanonood. Minsan, pinapanood nila yung vlog ko. Tsaka, para din kanya-kanyang diskarte talaga yun pag nandito na kayo. So, yan lang muna yung guys. Yan muna yung vlog natin for today. Please like, please subscribe. See you on the next vlog. Thank you!